gram mo ng carbohydrates ngayon, puro protein mo na. Kasi ramdam ko talaga na. Tinira ko siya kagabi. Tapos, ininit ko na lang siya ngayon para ngayon ko siya kakainin. Kain tayo guys. Nilagyan ko lang siya ng hot and sour sauce para maging mas malasa siya tsaka masarap. Para kahit wala na siyang kanin, okay lang. Next, if may pagbabago sa kilo ko o sa katawan ko kapag after 1 month. Wala mo ng carbohydrates ngayon, puro protein mo na. Kasi ramdam ko talaga ng ang bigat-bigat ko na. Maliit na nga ako, panlak na nga ako, tapos ang taba-taba ko pa ako, ang bigat-bigat, parang akong drum na putol nun. Alam niyo guys, lalo sa sumurap yung nilagyan ko siya ng sweet and sour sauce. Nakakapagod naging mataba. Ramdam ko sa sarili ko na pag kumain ako ng kanin, ang bigat-bigat ko at saka kumaga parang ang lamya-lamya ko. Wala akong parang tamad-tamad ko magtrabaho ganun. Parang kapag kumain ng kanin, inaantok ako agad. Kaya challenge ko yung sarili ko na hindi kakain isang ba ng kanin. Ano kainin ko, basta huwag lang kainin. Fruits, vegetables, ganun. Chicken. Huwag lang meat, ayoko nito. Hindi ako kakain. Kasi bawal sa akin yung meat.
Ako araw ko na talaga ito magawin. Hindi ako kaya naman. Habang nandito pa ako, pero pag naka-uwi na ako, iwan ko lang kung makakain ko ito. Kasi sa Pinas, puro kanin. Walang ganito-ganito. Ayaw niya naglag pa. Ayaw niya magpahay. Pag ganito yung pagkain ko araw-araw, kontento na ako. Kahit walang kanin, okay lang. Kaso, pag yung sanay kang kumain ng kanin, hahanap na natin yung talaga yung kanin. Nanagkat na naman. Nagtuloy alisal, tanghalian at saka hapunan ko na to. So ayun guys, dahil busog na naman ako, hanggang dito na lang muna tayo. Bukas ulit. So thank you for watching guys. Thank you for watching. God bless.